tanong ni Apostol Pablo, naroon na sagot. Obvious ang sagot. Ano sa tanong ni Apostol Pablo? Paano silang mangangaral? Hindi naman sila suko. Ano katumbas? Pag hindi po suko ng Panginoon Diyos, walang karapatang mangaral. E paano kung mga hasmangaral? Hindi naman pala suko. Pag-aralan man ang pag-aralan, makakarating ba sa pagkaunawa ng katotohanan? Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 7, na laging nagsisipag-aral, lagi. At kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Paano po kung hindi tunay na sugo ng Diyos? Kung manghas mangaral, manghas pag-aralan sa kanyang sarili, itong Biblia, makakarating ba siya sa pagkaalam ng katotohanan? Ang sabi ni Apostol Pablo, laging nag-aaral. Ngunit kailanpaman, hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ano po katunayan? Mga kaibigan, mga kababayan at mga panauhin, sa Biblia po, ang pangalan ng tunay na iglesia nakasulat po sa Biblia. Ano po? Binasa kanina, Romans 66, Gawa 20:28, Iglesia ni Cristo. Pero bakit nung pangaral, Iglesia Katolika? Saan mo mababasa yun? Anong kapitulo? Anong versikulo? Ang pangalan ng tunay na iglesia, Iglesia ni Cristo, nasa Biblia. E ba't yung mangaral, Protestante? Saan mo mababasa sa Biblia yung Protestante? Ba't yung mangaral, Baptista, Methodista, Episcopal, at kung ano-ano pa, wala naman sa Biblia. Pero Biblia hawak, Biblia binasa, nagsunog ng kilay. Baka hindi lang pati kilay ang nasunog, pati bumbo na nasunog sa pag-aaral. Pero ito ang turo, iba? Ah, sabi ni Kristo, kaloob ang makaalam niyan. Kanino? Sa mga sugo. Ano sabi ng Apostle Pablo na isa sa mga sugo ng Diyos? Paano ka mangangaral kung hindi ka sugo? Eh kung mangas, mag-aral man ang mag-aral, hindi makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ngayon, puntahan po natin, paano po kung magturo ang mga tunay na sugo ng Diyos? Ito po, sa unang Korinto, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 13. Pakinggan po ninyo itong babasahin ko, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Ay, hindi dito pinag-uusapan yung dunong mo pang sarili. Kung ano na pag-aralan mo, may doctoral degree ka ba? Masteral degree? Saan ka nagtapos? Hindi yun. Ano sabi? Uulitin ko po. Nang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Paano po kung magturo at mangaral ng salita ng Diyos? Ang mga tunay na sugo ng Diyos, hindi anya sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng turo ng Espiritu Santo. Paano yun? Iniwawangis ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Iwinawangis. Sapagkat ang salita po ng Diyos na nakasulat sa Biblia, wala pong kontradiksyon. Walang salungatan. Kumuha po tayo ng halimbawa. Dito po sa Genesis, yung Genesis po ay unang aklat ng Biblia. Babasahin ko po sa Genesis yung 3:1. Ito po. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa aliman punong kahoy sa halamanan? May binabanggit po ditong ahas. Ito po yung ang diablo na saan yung ahas? Tinukso yung mag-asawa, si Adan at si Eva. Ang banggit po, ahas. Gusto mong malaman, sino yung ahas? Eh pagka sinunod natin po, Ginoong Alfred, nagtanong, yung tanong po niyo na dapat tulad ng ibang tagapaturo,
dire-diretso basta, sunod-sunod, tuloy-tuloy. Bakit sa amin, palipat-lipat po ng talata? Kung susundin po natin dire-diretso, ang tanong po natin, sino yung ahas? O basahin natin sa dos, sinabi ng babae sa ahas, wala po doon eh. Tres, dapat bunga na, wala po doon. Ahas, ahas, baka nasa kwatro, wala. Siete, sais, wala. Buklatin natin ng makapal, wala pa rin. 32, ahas, ahas, nasan yung ahas? Nandun pala sa huli. E pagkat sinunod po natin dire-diretso, sa linggo na tayo dito, hindi pa tayo tapos. Ang tanong natin, sino yung ahas? Alam po niyo kung nasaan yung sagot? Yung huling aklat sa Apokalipsis po. Apokalipsis, pakinggan po niyo, sa 12, ang talata ay 9. Sino ba itong ahas na to? Eto ho. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Nandun po, sa huli. Eh bakit? Eh tanda natin, iniwawangis ang mga pananalitang ayon sa Espiritu. Batay din sa mga salitang ayon sa Espiritu. Ang totoo po niyan, kung magbibigay pa po kami ng mabuting halimbawa sa bagay, makikita niyo sa ating screen ang talata. Kung pag-uusapan po ang tunay na Diyos, pag binasa po ninyo sa Malakias 2:10, yan po ay sa lumang tipan. Ano ho? Malakias 2:10. Ang Diyos po, iisa. Sino? Ang Ama. Pagka pumunta po tayo sa panahon ni Kristo, panahon Kristiyano, Juan 17:1-3, magkawangis. Ang turo ni Kristo, ang Ama lamang, ang tunay na Diyos. Pagdating ng panahon ng mga apostol, unang Korinto 8:6, pag binuklat mo, ibang talata din, ibang panahon din, sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. Isipin po ninyo, magkakaiba ng panahon, magkakaiba ng dako, pero iisa po ang turo. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Eh bakit? Magkakawangis. Walang kontradiksyon. At yung turo na yon, ang siyang itinataguyod at ibinabandila ng Iglesia ni Kristo mula pa ng mangaral ang kapatid na Felix Manalo nang nabubuhay pa sapagkat siyang kinikilala po naming suko ng Diyos sa mga huling araw nanindigan siya sa harap nino man at saan man. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Hindi ba magkakawangis? Ang sabi ng propetang si Malakias, isa lang ang Diyos. Ang sabi ni Kristong pinakadakilang sugo, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang sabi ng mga apostol, sa ganang atin, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang turo ng kapatid na Felix Manalo at ng Iglesia ni Kristo sa kasalukuyan, isa lang ang Diyos, ang Ama. Magkakawangis. Kaya nasasagot po, Ginoong Alfred, ang inyong katanungan kung bakit gayon ang paraan ng pagtuturo ng salita ng Diyos na kasulat sa Biblia, magkakawangis po. At kung ano yung tanong, dun po natin babasahin sa tamang sagot. Halimbawa, nagtanong ukol sa mathematics. E natural, hindi mo babasahin sa science o hindi mo babasahin sa sociology. Diba? Basahin mo sa tamang sagot. Ayun mo. At ang may karapatan sa pangaral, sa mga salita ng Diyos, tandaan natin yung sugo ng Diyos sapagkat sa kanila ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga.